Good evening guys, maligayang Pasko, Merry Christmas at maayong Pasko sa atong tanan. So today is evening time here, so December 25, Paskong Pasko po at ako ay nagtatrabaho. So no wonder naka-rent tayo kasi Paskong Pasko po today. So anyway, ito mga holiday ko today na pinagtatrabahoan ko. Next week, babawiin ko rin. Magde-day off din ako next week. So, hi! Ilang araw na lang guys. 6 days to go. 2021 na. So, kailangan nating i-reminish naman yung ating 2020 year. So, ano bang mga ganap o nangyari sa ating buhay ngayong 2020? So, yun ang mga kwentuhan lang natin guys. Kasi ang haba ko rin na hindi nakapag-vlog. Kasi for the past few days guys, grabing ubo ko guys. Yung wala akong ganang mag-vlog kasi ubo ng ubo. At saka mahirap din mag-edit. Gusto ko lang laging natutulog ng maaga, parang ganon. So, yan ang kwentuhan natin ngayon guys. So, i-update ko rin kayo sa aking project na bahay kung ano nang nangyari sa kanya. Nung latest update ko sa aking Facebook is yung wala pa siyang bubong. So, i-update ko rin kayo guys. So, hey guys, ito yung ating project. So, ito yung harap. So far guys, meron na siyang bubong. At ito yung itsura ng ating bubong, naka-color po siya. Ito po ang ating latest update ng ating project for this year 2020. Okay, let's start. So, ang year 2020 natin, hindi naman talaga maganda. At meron tayong pandemic na COVID-19. So, for me, nakaraos din. Tatlo kami dito sa Thailand guys na magkakapatid. Yung isa may anak, may pamilya na siya rito. Sa awa ng Diyos, ano rin, nakaraos din kami at hindi rin kami nawalan ng trabaho as long as... Oo nga pala guys, nitong December, kasi mag-ano na ako rito, mag-re-renew ng aking panibagong kontrata. Thankful naman ako at na-renew na ang aking bagong kontrata dito guys. So panibagong kontrata ako dito. So kaninang tanghali kinuha yung passport ko para tatakanan man for 1 year visa. So meron lang akong kopya ng aking passport. Ano lang, pakita ko lang kasi if ever na magpadala ako ng pera, at least meron akong kopya ng passport ko, or if ever pipick up ako ng money for Western Union kasi swelduhan na naman ng ating YouTube na ano. So, meron tayong kopya ng ating passport. If ever din na aalis ako, kailangan may passport kasi tayo. Kasi hindi natin alam minsan may nag-question. So, thankful ako kasi may panibago na naman akong kontrata. So, dito pa rin ako guys. Work pa rin tayo kasi meron tayong project na kailangan nating tapusin. So, konting throwback o mga TBT, throwback times natin, ano. Kasi, galing taga akong Hong Kong, guys. And then, nagtrabaho ko doon for 8 years. Pero, hindi talaga successive na tuloy-tuloy yung 8 years ko. Yung nagpo-for good, babalik, po-for good. Parang ganon yung ating scenario doon sa Hong Kong. So, year 2016, nakarating ako dito sa Thailand. Kasi, yung kapatid ko na si Junel, siyang nauna ritong pumunta year 2015. So, nagbakasyon ito si Venus, kasi si Venus sumunod siya kay Junel. That year din, sumunod siya kay Junel dito sa Thailand. So, 2015, andun pa ako sa Hong Kong noon. So, nung July 2015 din, nag-decide akong mag-for good din sa Pinas. So, 2015 to 2016, nasa Pinas lang ako guys, nandoon lang ako nagpahinga, no. Tapos around July 1, 2016, pumunta naman ako dito sa Hong Kong kasi yan si Venus, nagbakasyon yan doon guys. Tapos sinama na niya ako papunta rito sa Thailand at luckily hindi naman tayo na offload doon sa airport. So nakarating ako dito guys sa Thailand.
So, 2016 ako nakarating dito. So, 2016 to 2017. Ano ko guys, yung NPA, no permanent address, no permanent work. Yung palipat-lipat ako ng work, palipat-lipat ako ng address, parang ganon. So, year 2018, nag-start ako dito sa amo ko na to na mag-work. So, mayroon akong alaga guys, isa. So, dito ko nakatira sa ano bahay nila na parang magkakasama kami dito guys kasi si among lalaki, si among babae, tapos yung bata, tapos meron siyang si among lalaki, meron siyang kapatid na lalaki at meron ano rin girlfriend at si grandma dito rin at si grandpa, wala siya rito. So kami-kami lang dito guys, yung parang united yung family niya dito na nakatira. So luckily naman, syempre hindi naman tayo magtatagal kung hindi sila mabait. So far, mabait din naman sila. So, thankfully din na nakarating ako rito. At ayan, nag-start ng, nagkaroon ako ng mga nagawa ko sa buhay, guys, na hindi ko naman nagawa doon sa Hong Kong. So, in fairness, ha, kasi nung nasa Hong Kong ako, ano guys, masyadong ano doon, yung loaded ka sa work. Masyadong pressure. At saka parang wala akong pahinga. Ang tanda-tanda ko nga doon guys, walang ano masyadong kinakain kasi nga uripot yung amoy ng mga napasukan ko. And yung Linggo guys, hindi ko siya talaga na-feel na day off ko kasi magkakasama kami sa isang boarding house doon. Tapos kung saan-saan kami gumagala, yung parang hindi pa sapat yung isang araw kong day off. Parang ganun. Tapos nung nandun ako guys, nanonood din ako ng YouTube videos, mga kung sino-sino nag-YouTube. Tapos nag-wonder ako kung paano kaya sila, bakit kaya sila mahilig mag-upload ng videos sa YouTube. So, yung mga ano, mga ganyang mga naku-curious ako. Alam ko na ano, may mga kumikita na sa YouTube noon, pero hindi ko alam kung paano maggawa o gumawa ng account sa YouTube. So luckily, nung nandito na ako sa Thailand guys, nagkaroon ako ng lakas loob dahil free ang wifi dito sa ating amo. Binigyan tayo ng ano, access nila. So nung 2016 na nakarating ako rito, ayun, naku-curious ako guys, gumawa ko ng account ng YouTube ko. And then hanggang ngayon mayroon YouTube na ako. What if guys, kung nasa Hong Kong ako, hindi ko talaga siya magawa kasi loaded ka sa ano mo guys, work, wala kang time para sa sarili mo, lalo na para sa mag-YouTube. Depende lang kung mabait yung amo mo roon kasi marami naman din nag-YouTube na doon sa Hong Kong. So blessing in disguise na nakarating ako dito sa Thailand. So ayan po yung aking kapalaran or aking destiny na nakarating ako dito sa Thailand guys. Hindi rin ako nagsisi na nakarating ako rito at natukwasan ko, na-discover ko na may YouTube na, may kumikita sa YouTube at yan, natukwasan ko, mayroon akong channel ngayon. And year 2018 guys, nag-start na akong mag-invest ng, at ito, camera ko yung Canon G7X. Yun, 2018 ko ito binili. Pa-birthday ko sa sarili ko. Yun, meron na akong ano, na-monetize na yung aking YouTube channel noon. Tapos 2019, umuwi ako kasi reunion nga sa amin sa Davao, so sa amin sa makilala. So umuwi ako noon guys, so nag-start doon. Nung pagbalik ko dito, kumuha kami ng TV, yung ano, hulugan hanggang sa na ano ko siya, fully paid. So, nung na-fully paid ko siya guys, yun, parang ginanahan ako na, kakaroon ka talaga ng gamit pag hinuhulug-hulugan mo yung isang bagay na gusto mong makuha. So, ang sinusunod kong dapat kukunin guys is motor. Kasi gusto kong, meron akong sariling motor, pero nagbagong isip ko, sabi ko, what if kung gagawa ko ng bahay? So, nag-start nung last year 2019, nagkaroon ako ng TV doon sa bahay ni Mama, sorry. Bahay ni Mama, may TV doon. Tapos, nag-start akong gawa ng aking project is January 2020. So, ang ginawa ko guys is, yung 20,000 peso
every month ako nagpapadala doon sa aking kapatid. Tapos yung parang dinahandahan lang namin yung materials. So hindi mo pala akalain guys, for the whole 12 months na ganun ang ano namin. Minsan malaki din ang pinapadala ko kasi nabibigla ko yung aking pera. Lalo na nung may pandemic, hindi ako nakapagpadala kasi nga lockdown nga. So na ano siya guys, na start siya. Hindi ko akalain guys, ngayon 2020 December na ngayon. So nagkaroon na ng bubong yung aking munting bahay. Maliit lang ang bahay ko guys, maliit lang siya. Pag natapos yun, maliit lang naman siya, pero kung titingnan parang malaki. So natuwa naman ako, at least kahit pa paano may nakita ako sa pinag tatrabahoan ko nung nasisinok. So ang tanging wish ko lang guys is magandang pangangatawan lagi, dito lang lagi ako sa pamamahay na to, at okay naman dito din, basta tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho natin dito. So far ngayon, bakasyon ng aking alaga, bakasyon, kaya lagi siya nandito. Kaya minsan mahirapan din tayo nag-vlog, lalo na pag i-edit guys, kasi minsan o hindi minsan nung gabi-gabi na inuupo ako, napupuyat din ako guys, kasi nang aano siya, nanggigising na mga hating gabi, tapos hanggang sa madaling araw, hanggang sa umaga na guys, di ako makakatulog, di pagod na pagod ako. Hindi hindi sa pagdating ng hapon o gabi guys, tinutulugan ko talaga guys, kaya wala akong nagawa, wala akong vlog, wala akong na-edit kasi hindi kaya ng katawan. Grabing ubo ko guys, yung napaka dry cough niya, yung parang minsan pag natutulog ka, nanggigising talaga siya, yung parang yung may parang pusa na, di ba may tumutunog dito, walang hiyang ubo nga eh. Eh ngayon, okay na ako, pero minsan inuubo pa rin, pero medyo okay na ngayon. So far naman, at Paskong Pasko, yan na lang ang gift mo sa akin, Lord, na tanggalin na yung acting sakit o ubo. So, yun po. So, for this year, 2020, magandang year para sa akin, guys. Para sa akin, despite na mayroon tayong pandemic. Kasi, ang dami ko ring nabili. Hindi sa marami. Mayroon na mga nabili ako aside from aking bahay na naipatayo ko. Nakakabili rin ako ng mga gamit ko, guys. Lalo na yung laptop, nabili ko rin siya ngayon, this year. Siyempre, kahit na mumurahin lang yan, guys, ipinagmalaki ko rin kasi ginagamit ko siya sa pag-e-edit. Tapos, nakabili ako ng ref doon sa aking boarding house kasi kailangan yung ref, guys, kasi ang vlog ko nga is pagluluto. So, kailangan ko ng ref. And then, nakabili ako doon ng electric fan, lamesa. Basta this year, guys, parang big blessing sa akin. So, hopefully, tuloy-tuloy lang. Next year, 2021, mga blessings din ang darating sa atin, no? Ang gusto ko lang mangyari guys na more blessings na mangyari sa atin. Itong ating YouTube channel guys, magkaroon tayo ng maraming subscribers, maraming viewers. Kasi ngayon nangangapa ako sa aking viewers. So, totoo nga naman. So, at least naman kumikita din naman ako dito sa YouTube. Pero hindi talaga gaanong kalakihan. So, it's okay. It's thankful na rin dahil kahit pa paano meron tayong kita dito sa YouTube. So, thank God, ngayong 2020, maayos ang lahat despite sa ating pandemic na COVID-19. Pati sa dalawang kapatid dito, okay din naman sila so far. So, thankful kaming lahat dito guys sa Thailand na maayos kami rito. So, ito lang po yata yung ating masasabi within this year 2020. So far sa family namin guys, sa family ko sa Pinas, okay naman sila. Minsan si mama na siya na confine, or minsan tumataas yung sugar niya, pero nasusolve din na anuhan din agad na agapan, at mayroon na siyang maintenance, tapos nagpapa-check up siya sa kanya mata at nasolve din, okay naman siya. Sa aming pamilya guys, so far good health din sa aming pamilya na nasa abroad din, nasa Europe si Grace at si Ruel, yung isa kong kapatid. So far mabaayos din ang kalagayan. So thankful God, thankfully maayos kaming lahat na magkakapatid, nasa maayos na pangangatawan o good health.
lalo na minsan si kapatid ko na si Jennifer, minsan meron din siyang problema sa kanyang HB, high blood. So, naaagapan din at meron din siyang maintenance. So, thank God, thankfully, maganda ang aming mga pagdaloy ng iyong blessing sa amin. Sana tuloy-tuloy lang po at next year, 2021, more blessings to come, Lord. Thank you so much for this 2020 na matatapos na. Kung anumang mga blessings na binigay mo sa amin, sa aming mga kapatid sa akin, thank you so much, Lord. I will really thankful to you what I have received this year. So, yan lang po guys ang aking kwento. So, wala naman na akong ikikwento at parang nonsense na. So, hope you like this video guys. Give me a thumbs up kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't yet. Please also follow me on my Facebook page, Margie Briones. So, kita-kita tayo guys next video. And maligayang Pasko, Merry Christmas at maayong Pasko sa atong tanan. Bye! Hi guys! Thank you for watching. Please subscribe if you haven't yet and click the bell icon for more updates. See you on my next video.